Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagbabagong kultural sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Pananamit at palamuti. Ipinakilala ng mga Espanyol ang pagsusuot ng kamisa chino, pantalon, sombrero, chinelas, ropilya at sapatos para sa kalalakihan. Ang kababaihan naman ay patuloy na nagsuot ng barot saya na pagpapangalan. Batay sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria Bautista, ang Claveria Decree of 1849 binigyan ng apelidong Espanyol ang mga Pilipino tulad ng De La Cruz, De Rosario, De Los Santos at Santiago. Nakatala ang mga ito at mahigit 61,000 na pagpipili ang apelido sa Katalogo Alfabetico de Apelido. Musika. Madaling natutuhan ng mga Pilipino ang pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika tulad ng pluta, violin, harpa at piano na dala ng mga Espanyol sapagkat kahalintulad ito ng mga instrumentong katutubo sa kanila. Ang Cariñosa ay isang sayaw ng panunuyo o panliligaw kung saan ang babae ay animo na hihiyang magpakita ng damdamin sa lalaki at nahaluan din ng impluensyang kanuranin ang mga katutubong sayaw ng mga Pilipino. Sinayaw ang itik-itik at tinikling sa indayog at tempo ng lahota at polka. Sa panahon ng Espanyol ay napatanyag din ang harana, isa itong uri ng kundiman o awit ng pagsinta na inaawit sa harap ng tahanan ng dalagang nililigawan. Panitikan. Doktrina Kristiyana ang unang aklat pang-relihiyon na nailimbag dito sa Pilipinas noong 1593. Senakulo, pagsasadula ng mga pangyayari sa pagpapakasakit ni Jesus, kadalasan ginaganap sa lansangan o sa bakuran ng simbahan. Komedya, dulang tungkol sa labanan ng mga Muslim at Kristiyano na laging Kristiyano ang nagtatagumpay. Awit, mga kwentong pumapaksa sa buhay at pakikipagsapalaran ng isang kabalyero. Halimbawa, Bernardo Carpio. Corrido, mga kwentong patula tungkol sa buhay ng isang religyoso, ng santo o santa. Zarzuela, isang dulan na may kasamang salita, awit at sayaw. Naway may natutunan kayo sa videong ito. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung kayo ay may natutunan, maaari pong i-like, mag-comment o i-share ang ating video.